Lanka, my dear. Nami-miss ko kasi yung langka eh. Dati sa Pilipinas ay puno kami ng langka eh. Ewan ko lang ngayon kung meron pa rin puno. Meron pa rin yung puno ng langka namin doon. Pag nahinog yung langka namin doon ay, kukuha na lang kami. Kaya, nami-miss ko pag yung mga prutas na nakakain ko doon sa amin, sa paligid namin, nami-miss ko kainin dito. Meron kayong may guayabano. Ewan ko din kung may guayabano pa ngayon. Doon. Dati meron. Yung tulad ng buko. Yung buko ah. Inaakit ko lang yun. Okay. Oh. Ang lalaki ng ano. Sarap. Tiin ko lang. Yep. Dati sa amin, pag yung buto nitong langka, sinasaing namin eh. Ngayon dito, hindi, natamad ako. Oops. Oh. Ay. Ang lalaki ng anong tawag to sa amin kasi lusok. Lusok, kumbaga yung laman, ang lalaki. Okay. Tainan ko muna yung taktan ko ng plastic kasi di ko rin naman maubos yan. Takpan ko muna yung di ko man maubos. Takpan ko muna yung iba. Sasalita naman ito. Lagay ko muna sa ref. Diba mga kapatid? Ang sarap! Ah? Uy! Ang laki ng laman ng tataba. Okay? So, kainan na. Ready na. Kakain na ako. Lagay ko muna to sa akin. Ito na ako kain. Ay! Pinapagalitan niya pa ito. Wait lang. Ugasan ko nga pala ito. Ugasan. Oo, kasi naka-slice na yung ano yun. Mamaya.
marumi yung kamay ng umano eh. Nag-slice nito eh. Yung tik-tik daw, sir. Doon tumapo at palayhuni sa taas ng takit ng ilaw nila sa poste sa labas. Nung una, akala namin bumibisita lang ang mga ito kasi nga, pariente rin sila. Hanggang sa isang gabi pa, alas 8 na yon, habang nakahiga, kumakanta yung dalawang nakakabatang kapatid ko ng kanta ni Teban at Goliath na may pamaganda ang hindi. Ako naman, nakikinig lang sa kanila sa kusina habang naghuhugas ng plato. Kami pa lang noon, hindi pa nakauwi ang mga magulang namin sa bahay. Nakain? Yan tayo mga kaibigan ko. Maya lang nun, dinig na dinig ko talaga ang pagbaba ng tiktik sa aming bubungan. At napakalakas ng pagpagaspas ng pakpak niya. Ilang sandali pa, umalabog ng malakas ang dingding ng aming bahay. Ngayon ba, masarap! Kapag may taong napakalakas. Masarap siya kasi hindi, yung hindi siya masyadong hinog, yung parang basta malutong siya, masarap. Ang sarap. Sa sobrang takot, halos hindi ang galaw nun. Ang nasa isip ko na, mamamatay na siguro kami ng mga kapatid ko. Ilang minuto pa ang lumabas. Of course, nakakainan ko ah. Bye.